guys, welcome back again sa aking channel. Ako nga pala si Pipa Reyes. And kung bago ka lang sa channel ko, please do click the subscribe button down there and also the bell para ma-notify ka sa mga bago kong uploads. Okay, so ngayon sa video na ito ay birthday ng aking love na tatay. So mga ate at kuya ko nandun sa ilalim. And punta natin sila later. Come on, let's go! So shout out po muna kay Steven Daliba. Ayan, dyan! Shout out na kita. Hello! Okay, punta natin ng birthday tatay. Father! Happy birthday! Okay! So, ito yung tatay ko. At gwapo ko ngayon na bros. Say hi. 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 Bye-bye. Bye. Bye-bye. Okay. Puntahan natin ang pagkain. Okay. So, ito yung mga pagkain. Mas malito. Lache flan. Sunog bang baboy. Ayan, no bake cake made by yours truly. Lache flan made ng aking ate at yo. Cheese stick. Drumstick. Drumstick. Rice. Balanciana. Lumpia. Pochero. And Sagi. Yeah, drink. Of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this thy gift, which are about to receive from thy bounty. To Christ our Lord. Amen. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan. Okay, so we will eat na. Let's eat our lunch. Happy birthday to you. Happy anniversary! Okay, so pinagsama na namin yung celebration ng birthday ng aking tatay. And yung anniversary ko sa aking trabaho! Anniversary ko last July 1, 2020! Kasi nagsimula ako magtrabaho sa DepEd last July 1, 2019! Yay! So, naka 1 year na ako and napakalaking tulong sa akin na nakapasok ako sa DepEd, guys, as in. So, maraming salamat sa opportunity na binigay sa akin ng Department of Education. And thankful din naman ako sa mga past jobs and dahil sa mga experiences na nakuha ko sa kanila, lalo na sa DSWD. Yun. So, yung content natin is yung birthday din naman ng tatay ko and yung anniversary ko sa trabaho ko. Siguro mag-share na lang ako ng ideas and tips kung paano ako nakapasok sa isang government agency. Dahil alam naman natin lahat na hindi madali makapasok sa gobyerno ngayon, nowadays. So, paano ko nga ba nalampasan ang mga challenges? At nakapasok ako, nakapagtrabaho ko sa wakas as a regular employee sa isang government agency. Yon. So guys, disclaimer lang, hindi po ako eksperto para sa mga ganitong bagay. Talagang gusto ko lang i-share sa inyo yung mga experience ko and yung mga salient points na tinandaan ko na gusto kong i-share din para sa inyong lahat. So, let's go! So, may nakita kasi akong post last time na parang vacancy siya and parang mass hiring ng isang government agency. So, binasa ko yung mga comments and nakita ko na meron nagsabi doon na wala na daw yan, hindi na daw dapat mag-apply dahil may naka-reserve ng pangalan o tao sa posisyon na yan. So, sabi ko, bakit ganun yung mindset ng mga tao na ganun agad? Like, siguro may na-experience sila one time sa pag-a-apply nila and then
doon nila nalaman na may tao na pala na para sa posisyon na yon. And actually, nag-comment ako doon and sinabi ko na meron talagang positions sa ina-applyan sa gobyerno na meron ng nakalaan na tao para doon. Somehow true, somehow not. Bakit ko nasabi na somehow not? Kasi somehow true naman talaga yon. Meron talagang ganoon na talaga. So, hindi naman talaga maiwasan na meron ng mga ganon. So, somehow not kasi na-experience ko sa akin. So, yung ginawa ko noon is naghanap ako nung nandun pa ako sa car company, sa Toyota. Sa Toyota, guys, yung past first ever job ko since nag-graduate ako is sa Toyota. So, isa siyang car company. Doon ako nagtrabaho and then sabi ko, naka 1 year and 2 months ako doon, guys. And alam niyo yun yung feeling na pag kasi sa gobyerno ka nagtatrabaho, 5 days lang. Tapos, yun yung mga sinasabi talaga nila na mataas yung seldo, may leave ka, hindi ganoon daw ka-busy. Yun, yung mga kakahaka na maririnig ko. Kahit until now, yun talaga. Sa akin, that time, nahirapan ako magpumasok sa gobyerno kasi nga, first, wala akong experience. So, yung tip na lang siguro na maibibigay ko and idea, number one is, kailangan mo talaga may experience ka. Experience-wise talaga, guys, kapag naghahanap ka ng trabaho dahil yun yung binabasehan nila kung tumpak ka or swak ka para sa posisyon na yun. So, number two is trainings mo. Dapat marami kang trainings kasi mataas yung score mo kapag marami kang trainings. And, syempre, number three, yung educational attainment mo. Mas may advantage ka kasi, guys, kapag hindi lang bachelor's degree ang na-attain mo sa iyong educational background. So, dapat more than that. Sa akin, sa case ko, bachelor's degree lang ako, pero somehow nakapasok ako dahil nga, siguro na rin sa experience ko, dahil nga yung ginawa ko, hindi kasi ako makakuha agad ng permanent position kasi nga kulang ako. Alam ko, kulang na kulang yung lahat nun. Educational experience, training, wala ko nun. So, yung ginawa ko, pumasok muna ako doon sa second ko na pinagtrabahoan, yung DSWD na bilang MOA or contract of service lang. So, sa ganong paraan, alam mo yun, yung may experience ako sa isang gobyerno na kapag in case na mag-apply man ako sa isang permanent position, alam nila na may background na ako na, uy, galing siya sa government agency din. Alam nyo kasi, kapag nag-a-assess yung HR ng ahensya ng gobyerno, sinasabi kasi nila, di ba, na kapag sa teachers, may ranking. Guys, sa mga other hiring naman sa gobyerno, ranking din naman yung ginagawa nila. Hindi lang po yan sa, para sa mga teachers. Para po yan sa lahat. So, kaya nga sinasabi ko sa iba na yung tip ko talaga is yung top 3 na yon, kasi yun yung makakatulong talaga sa kanila. And, syempre, kailangan mo ng confidence sa sarili mo kapag nandoon ka na sa interview. And, of course, kailangan mo din ng utak kasi nga may mga exams ka pa na kailangan mong i-intake. And then, yun na, yung mga iscore pa nila yung mga educational background mo, ganun, ganyan yung top 3 na yun, iscore pa nila. And marami pa actually, yung top 3 lang talaga yung gusto kong lagyan ng highlights para malaman nyo yung mga kung anong dapat gawin kung gusto nyo mag-apply ng sa isang government agency in the future. So, sa akin ngayon, thankful lang ako kasi nakapasok ako sa wakas and doon po sa mga sinasabi nila na marami pong benefits kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno. Totoo naman po yun. Like, kaya nagpapasalamat ako dahil nakatrabaho ko sa isang government agency dahil totoo yung lahat. Ayoko lang isa-isahin yung mga benefits dahil po for secrecy na lang din po namin. So, for sure naman yung mga makakapanood nito is alam naman nila yun. So, kung hindi mo pa alam, you should better apply sa government kung gusto mo. Charot. Kailangan mo lang talaga magtiwala sa kanya and iwala rin sa sarili mo na kaya mong maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Dahil po sa akin, since naman nag-college ako, yun naman talaga yung isa sa mga goals ko in life na makapagtrabaho sa isang government agency dahil nga po sa mga chismis na totoo naman pala yung mga sinasabi nila.
katulad nung, yun na nga, sa mga benepisyo na matatanggap, totoo naman po pala yun. So, kaya nga, nagpursigi ako na makapasok sa gobyerno dahil malaking tulong siya. I hope na huwag kayong tumigil na maabot yun yung pangarap sa buhay, and then just continue to believe in yourself and to believe in him. Kaya mo yan. Kaya niyo yung abutin lahat. So, sana may napulutan kayo dito sa vlog na ito. And don't forget to like, share, and subscribe to my channel, guys. Happy anniversary ulit sa akin. And happy birthday sa aking tatay. Happy 70th birthday sa aking tatay. See you on my next vlog. Bye! 'Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a pig.